Ngayong araw ay history and nature naman ang ating pag-uusapan. At dahil nga sa mayaman sa mayaman din sa nature ang Armenia, kung hindi nyo alam. No, at saka mayaman din sila sa history. So ngayong araw nag-book kami ng tour kasi medyo mahirap ang public transport dito sa Armenia. Parang wala kayong ibang choice kung kayo ay lalabas ng Yerevan. Kung hindi pumunta ng kung hindi mag-rent ng sasakyan o kaya mag-book ng mga tour. Hindi na kami nag-rent ng sasakyan kasi parang medyo mas hindi naman complicated, pero susubukan namin this time. Ito lang yung sa lahat ng travel namin, ito yung first time na nag-book kami ng tour. So tingnan natin kung may enjoy namin ito. Pag na-satisfied kami ngayong araw dito sa aming lakad na ito, magde-decide na kami kung time nang umalis at lumipat na naman ng ibang country or mag-i-stay kami. You know, yun ang aming sasakyan ngayon. Sana kami lang yung itutur niya, wala nang ibang tao, para naman mas masaya ng konti. At saka pwede namin sabihin siguro na piliin na lang namin yung mga spot. Ayaw din namin magmadali ng alam niyo yung may oras. Kasi meron kayong mga kasama. Hindi talaga ganun ang uri ng aming ang klase ng aming travel. This time lang talaga kami kailangan magganito kasi ayun nga, mahirap ang public transport. Yun ang disadvantage dito. Otherwise, napakaganda naman. Maganda as in, simula pa lang, kahapon pa lang, pagdating pa lang namin na na-enjoy na agad namin yung unang araw namin. So kagaya kahapon, merong cultural show. Tapos merong music festival dun sa kanilang sikat na square, dun sa Republic Square. At yun, nabiyayaan kami ng napakagandang mga performances at saka mga music show. Yun. At light show. Ang ganda, na-enjoy namin. Ang hindi lang talaga namin ma-enjoy na masyado ay yung aming pinagtirhan, yung Hotel California. Ang kagandahan lang dun sa tinirahan namin ay nandun siya sa Republic Square mismo. Kaya okay na rin. Napakaraming tour agencies. Sa lahat ng corner, makakakita kayo ng mga tour agencies. Hindi kayo maliligaw. At ang presyo sa online ay $30. At yun ang pinaka-easy para mas maganda kasi dun na rin ang bayad sa online kung... Para hindi na kayo mangailangan ng cash at hindi na kayo kumuha. Actually, hindi kami interesado sa karamihan niyan eh. Gusto lang naming ma-experience itong mga to. Ito talaga mukhang interesting to. Sana pinili namin to. Yes. Let's go. Dito na kami. First stop, Corbirap. Ito na yung problema. Sasabihin ko na ngayon ano, sa mga tour. No? 30 minutes lang kami rito. Medyo... Malaki yung site, malaki yung monastery. Kailangan mong magmadali kasi mayroong oras. Binigyan lang kami ng 30 minutes para maiikot yung buong site. Ang laki nun. Ang laki nun. Hindi sapat yung 30 minutes. Dito pa lang sa bazar na to eh. Oh. 30 minutes na pang nagtingin-tingin ka rito. Ayan oh. So, kamusta naman? Armenia. Well, anyway. Katina lang agad namin sa itaas at pakita ko na lang sa inyo kung ano ang meron dito sa Corbirap. Sabihin ko na lang ang mga details. Ang Corbirap ay isang monastery na matatagpuan sa kapatagan ng Mount Ararat malapit sa hangganan ng Turkey at Armenia. Isa ito sa pinaka-tourist spot na lugar para sa mga turista at travelers sa Armenia. Dahil dito nagsimula ang pagyakap ng Armenia sa Christianity. Ang ibig sabihin ng Corbirap ay malalim na hukay o malalim na balon. At may malalim itong connection sa kasaysayan ng Christianity sa bansa. Ayon sa history, dito ikinulong si Grigor Lusavorich o Saint Gregory the Illuminator ng hari ng Armenia sa loob ng 13 years bago ito naging tagapagpalaganap ng Christianity sa bansa. Dito makikita mula sa Corbirap ang pinakamagandang view ng Mount Ararat na mahalaga rin sa kasaysayan at kultura ng Armenia. Sa ngayon, ang Corbirap ay isang pinakabinibisitang destination ng mga pilgrims at turista
dahil sa simbolo ng malalim na pananampalataya at kasaysayan ng bansa na kauna-unahang estado na nag-adopt ng Christianity bilang opisyal na religion noong 301 AD. Ngayon lang ulit namin na feel yung maging parang tunay na tourist rather than ano, traveler. Kasi we are a traveler. We are not a tourist. Malaki ang pagkakaiba nun. Kailangan na namin bumalik agad. 30 minutes is over. Kailangan na namin bumalik dun sa sasakyan. At yun ang here talaga pa nagtutour. Okay, so hindi namin i-advise ang magtutour. Kung may driving license kayo, mag-renta lang kayo ng sasakyan kasi pareho lang ang presyo ng isang tao sa tour. Isang tao versus one day ng renta car. Yun, balik na. And see you sa next destination. Then dito lang kami sa aming second destination at ito yung ang tawag dyan ay Arat Reservoir. Arat na. Yan, Arat na. So, maganda, no? Maganda. Walang masyadong special, pero makikita mo, no, natutuyo na siya, no? Kasi makikita mo yung level ng tubig. Pag tingnan mo mabuti, may layer na may mga guhit-guhit na ganun. Makita ko. Ayan, makikita nyo may mga guhit-guhit, ibig sabihin yan yung level ng tubig. So, ibig sabihin natutuyo na siya. Ito, ay yung isa sa kanilang pinaka source of water dito sa Armenia. Hindi ko alam kung gano'n kami natagal mag-i-stay rito, pero hindi na siguro kami maglalakad papunta doon sa ibaba. Kasi parang pag binaba mo yung ibaba, parang abutin nga ng isang oras. So I don't think na meron kaming isang oras na mag-i-stay dito. I think isa din ito sa supply ng tubig na pinagagalingan ng tubig ng Armenia. So ayun, babalik na kami. Wala pa 15 minutes, babalik na kami sa sasakyan. Balik na sila eh. So silip lang ang ginawa namin para makita lang. Anyway, it's good to see. So, but I will not recommend. Hindi recommended. Especially kung galing ka sa bansa na maraming lake, maraming mountains, at saka maraming greeneries, maraming nature. Ito is something na, okay, sa mga taga rito ay kakaiba na siya. Nagsasabi ako ng totoo. Ayaw ko nang, hindi ako sinungaling. So, para lang sa mga informations na mga gustong pumunta rito, hindi ko na i-recommend. So, kasi walang masyadong special. It's just a water reservoir. So, anyway, it's good to see. Good to see, part of Armenia. Okay, merong traffic, merong, may nangyayari sa unahan. May drama. Sabi ng nagmamaneho ay, meron yatang parang military operations dun sa unahan. So, May nangyayari dun eh. Merong nagigay ng checkpoint dito, tapos may mga military dun. So, parang may bari lang nangyayari. Para akong nasa Jordan. May feeling ako na nasa Jordan ako. Ganun yung feeling. So, parang nag-share sila ng since malapit na rin ito sa Jordan, kasi Syria, Iran, tapos Jordan. So, parang ganun din yung feeling. Para akong bumalik ng Jordan. Anyway, so interesting din yung mountain, no? Nakakatuwa rin. Okay na rin itong experience namin ngayong araw na to. Ay, oo. Parang ano? Ay, may ano. Hinog na kaya siya? Nakakain ba siya? Hilaw? Hilaw, oo. Wag, baka mapait. Baka bigla ko paralyze. Tapos bumula yung bibig ko. Tapos yung isang dila lang, ano, na-paralyze sa yung mukha mo. Oh my ano? God. Hindi walang nasa, parang upo. Ah, okay. Baka ano, nilalagay sa pagkain? Hindi, yun yung niluluto. Ano, yung
pinipreserve. Ah, pinipreserve siya? Oo. Ako, baka manigas ako rito. O kaya, ano, nagnam yung bibig mo ng isang oras, mahigit, no? Oo. So, ayun, nalaman na namin kung anong nangyayari dun. Meron palang drag racing. Checkered na flag. So, dito na kami sa aming third stops dito sa Gigart Monastery. Gigart Monastery. Dito ay 40 minutes naman. Dahil mas malaki, mas mahaba yung lakarin, mas malayo, pero mas maraming dapat makita. So, mas hindi sapat yung 40 minutes. Isa itong napakagandang monastery na inukit sa gilid ng bundok. Oh, medieval times pa tong monastery na to. So, ito ang mga informations about dito sa monastery na ito. Gusto ko magdaldal pero kwento ko na lang. Ang Gigart Monastery ay isang historical monastery dito sa Armenia na matatagpuan sa ilalim ng lambak ng Azat River. Itinayo ito noong 4th century at kilala ito sa kakaiba nitong structures na ang malalaking bahagi ng mga gusali ay inukit mula sa nagtitigasang bato ng bundok. Ang pangalang Gigart ay kinuha sa salitang sibat at ito ay may kaugnayan sa banal na sibat na pinaniniwala ang pinantusok sa tagiliran ni Kristo at sinasabing ang sibat na ito ay dating nakalagak dito. Ang Gigart Monastery ay isang UNESCO World Heritage Site at ito ay kilala hindi lamang sa espiritual na halaga kundi pati na rin sa likas na kagandahan ng kapaligiran. Pero ang pinaka-interesting at ang mas nakakahanga sa amin ay ang spring water sa loob mismo ng monastery na ang tubig ay lumalabas mula sa isang sulok ng altar at ito ay pinaniniwala ang holy water. May waterfalls to, may wow, interesting kasi may tubig na nanggaling doon, pwede kayong kumuha doon. I think parang holy water sila para sa mga tao rito, you know. So natural water, natural spring water na nagagaling sa bundok. Balik na ulit kami ng pamadali ka. Selfie muna. Ewan ko, parang hindi namin uulitin to. Kasi gusto pa namin mag-stay dito eh. Kasi napakaganda niya talaga eh. Maganda siya eh. Kakaiba rin eh. Somewhere in this planet may mga ganitong klaseng view. O mga pasyalan, mga holy sites, mga ganon. Kaso, yun nga. At ang ganda. Wait, picture lang ako. Pipicturean ko lang yun. See you sa next site. 30 minutes lang ako, hindi ako kakain. So, pass by muna kami sa kainan kasi gutom na kami. At medyo late lunch na, ito yung restaurant ang kakainan namin. At hindi lang mayaman sa history at nature ang Armenia. Mayaman din sila sa pagkain. So, ganun palang gagawin. Order na kami ngayon and then pupunta kami dun sa next site para pag tapos namin dun sa next site, yung pagkain namin ay ready na. So ayan yung mga prices ng order kung gusto nyo. Okay, dito naman kami ngayon sa Symphony of Stones. Marami nito sa Scotland, Iceland, Ireland. So ito yung formation ng stones na paganon, pahaba at saka paganon. Basta pakikita ko na lang sa inyo. Ang entrance ay 300 drums per person. Ayun siya. So, isang rock formation sa gilid ng bundok.
Hindi niya sinabi kung gano'n tayo katagal dito. Wow, ito naman. Ayos, ganda rin naman. Ang Symphony of Stones ay tinatawag din na basalt organ ay isang kamanghamanghang likas na formation ng mga bato na matatagpuan sa Garni Gorge sa Armenia. Ito ay isang likas na obra maestra na binubuo ng mahahabang hexagonal na haliging basalt na parang nililok ng mga kamay ng isang artist. Dahil sa hugis ng mga bato, parang organ pipe ng isang symphony, kaya nakilala ito sa pangalang Symphony of Stones. Ang kahangahangang formation na ito ay resulta ng ligas na proseso na tinatawag na volcanic activity. Noong unang panahon, ang mga bulkan sa lugar na ito ay nagbubuga ng lava at sa paglamig ng lava, nagkakaroon ng mga bitak at hugis hexagonal na halige. Sa paglipas ng libu-libong taon, unti-unting nabuo ang kakaibang itsura ng mga bato dahil sa epekto ng tubig at hangin. Ang lugar na ito ay isang patunay na kamanghamanghang kapangyarihan ng kalikasan at nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisitang naghahanap ng natatanging tanawin at geology ng Armenia. Wow! Ayan. Grabe. So maganda din kasi itang kita mo yung mga stones na tumubo galing sa ilalim ng lupa tapos gumanon. Tapos isa-isa silang tumaas na ganon. Ganyan siya. Parang sinabi ko kanina na hindi masyadong interesting pero binabawi ko na. Amazing talaga ang nature. Grabe. Pag nature ang gumawa, unbelievable. Unbelievable. Hindi ko ma-realize o hindi ko ma-imagine kung paano nangyari yan. At grabe, grabe. Too bad hindi kami pwede mag-stay dito. At kailangan na naman namin bumalik sa sasakyan. So see you sa fifth destination namin, sa fifth site. Wow! Sana nagustuhan nyo to. Sana nagustuhan nyo to. Unbelievable. At hindi namin mararating yung dulo na yun. Mahaba pa. Ang hirap lang magmamadali. Grabe, gusto namin mag-stay kasi napakaganda nito. Amazing to. Yeah, no? Amazing. Yeah. Yeah, it is amazing. Amazing. Nature, nature. Iba talaga pag nature. Oh. Grabe, sana nagustuhan ninyo. No, oh, kahit hindi sa personal, pero at least napakita ko sa inyo. Ang ganda ng mundo, ang ganda ng creations. Nagluluto sila ng traditional bread ron. Sa isang bundok na walang tubig, na walang dagat, may ganito. Dito na kami sa aming last stop, pang-anim. Ito, ang tawag ito ay Garni Temple. At ito yung isa sa pinaka-huli natitirang pagan temple, I think, sa buong mundo. Or, I'm not sure, dito siguro sa Armenia. Or maybe. So, like usual, mga 30 minutes na kami mag-i-stay dito. Ang bayad, take note, for 30 minutes, $4. That's 1,500 drums. 30 minutes, let's see kung worth yung 30 minutes sa halagang $4.
Itinayo ang Garni Temple bilang dambana para sa Diyos ng Araw na si Mir, isang Diyos na paganong paniniwala ng mga sinaunang Armenians. Bagamat naging unang Kristiyanong bansa ang Armenia noong 301 AD, nakaligtas ang Garni Temple sa malawakang pagbagsak ng mga paganong templo dahil laging tahanan ito ng mga hari ng Armenia sa loob ng ilang taon. Ang istruktura ng Garni Temple ay gawa sa basalt na bato na may 24 na malalaking halige at ipinapakita ang impluwensya ng sinaunang Greco-Romano na estilo. Ang lugar na ito ay naging sentro ng sibilisasyon ng religion at simbolo ng kalakasan ng kulturang Armenia. Isang malaking lindol ang yumanig sa Armenia noong 1679 na nagdulot sa pagguho ng temple, ngunit ito ay maingat na naibalik noong 20th century. Ang Garni Temple ay sumailalim sa yaman ng kasaysayan at kultura ng Armenia na pinagsama ang paganismo at kristyanismo sa isang pambihirang architectural heritage. So, yun na yun. Ito na yung huli. At yun, babalik na kami sa sasakyan, babalik na kami sa Yerevan. Ito yung end ng aming tour. Sana may ma-share pa ako sa inyong iba bukas. So, hindi pa namin alam, pinag-iisipan pa namin kung mag-i-stay kami, mag-i-extend or hindi na, or mamumove na kami sa susunod na country. So, mamayang gabi, mag-decide kami kung ano ang mga gagawin pa namin. Huwag niyong kalimutang mag-follow or mag-subscribe kung nasa YouTube kayo. At follow sa Facebook, like sa Instagram, follow sa Instagram. At sana nagustuhan ninyo ang aking mga video. Sana na ipakita ko ng maayos itong mga part ng Armenia na magandang puntahan. At yun lang. Wow. So, mordag kami ng pork barbecue. Anong tawag ito? Adelo salad. Hindi ko alam kung yun. Yung chef special ba yan? Yan yung surprise me. Surprise me, Adelo. Yeah. O, tingnan natin kung masarap yan. Ano siya? Ano? Damo. Damo? Oo nga. Damo. Parang ano? Parang... Ang palaya. Okay, on the way to Yerevan ay nag-side trip kami dito sa arch na ito para mag-picture-picture lang. Kasi kita yung Ararat Mountain siguro ngayon. Okay. Ito yung isang hindi ko i-recommend ang isama nyo sa inyong tour plan. Wala. Well, kung gusto nyo itong view na to, ayan, okay lang. Ha? Kumari ko itong grabe, ngayon lang ako nakaramdam ng pagod kung nung nito umupo lang kami. Magtitilang kami ngayon and then babalik na kami sa hotel, matutulog at nakapag-decide na kami na hindi na kami mag-i-stay ng mag-i-extend. Medyo malaki din ang Armenia, marami din dapat makita. Pero para sa amin, 2 days is enough. Kaya yun, 2 full days. So bukas ay mag-move na kami sa next country at titingnan namin kung doon kami mag-extend ng matagal or malalaman natin. Otherwise, mag-move na ulit kami sa isang country na naman. After ng country bukas and then sa next country na naman at doon namin malalaman kung saan kami mas mag-i-stay ng mas matagal. So ganun kasi lagi ng ginagawa namin. Kaya sinasabi ko sa mga videos namin na kung saan kami nasiyahan, doon kami mag-i-extend ng mas matagal.
Isa, kung nakaabot ka sa part ng video na ito, ito na yung huli ng part ng video. Sana ay like din niyo, i-follow at mag-comment at saka subscribe. Huwag niyo kalimutan. Follow niyo rin yung Instagram ko kung napanood nitong video na to. Thank you so much and see you next time.